And we're live. Go, Yuji. Good evening, everyone. This is Threesome Podcast. I am Yuji. And I'm Irvon. I'm Carlo. Yan. Welcome, welcome dito na naman sa another Buhay Abroad episode 23 dito sa Threesome Podcast. Please don't forget to like and share ang stream natin and leave a comment down below para sa mga interactions natin, questions, and let's go! Yun, so marami po ulit salamat. And we have a special guest from Lancashire, England, Miss Florinda Brown. Yan. Good evening! Good evening! Good evening. Welcome, welcome! Evening. Maraming salamat sa time. Thank you din! Maraming salamat po sa time. Yes, yun. So bali, ano lang natin, brief introduction lang. Magana lang tayo ng brief introduction. Please introduce yourself. Introduce ko yung sarili ko. Okay. Yes, please. I'm Florinda Brown. Should I say, currently, nandito ako sa Philippines, pero nag-work ako sa England, Lancashire, Preston City. Preston City. Yeah. Ano po yung work niyo doon? Nag-work ako as senior healthcare assistant. Yeah. Naririnig niyo ako yung background ko. Naririnig na. Mo may gera dyan eh. Well, naiintindihan naman namin yun. Okay lang. Okay. Hindi naman natin may... Sorry ah. Okay, okay lang. Walang problema. No problem. Hindi natin maiwasan yun. Yes. Yun. Okay. Hey. So yun. So simulan na lang natin parang bago ka nakapunta ng Lancashire, England. Ano bang nag-work ka pa ba before sa Philippines? Yes, oo. Nag-work ako sa hospital. Graduate kasi ako ng physical therapy. So for 3 years, nag-work muna ako sa hospital. As a physical therapy. Tapos nakita ko yung... Sorry. Sige lang, go lang. Sorry, nalaglag kasi siya, di ba? Kailangan mo ba siyang gamitan ng physical, ano? Kailangan mo check massage. Sorry, tinutuwalan ko daw siya, sorry. Gusto mo ba muna i-check? Okay lang. Okay lang, gusto mo i-check? Okay lang sila. Okay lang sila. Okay lang, wala pang umiiyak. Ano nga yung question? Yun, hindi ba? Nasa Philippines, iba nag-work ka sa hospital for 3 years? Yes. Oh. After that, kasi nakita ko yung advert lang sa ano. Kasi syempre, di ba tayo, nung nasa Philippines tayo, alam naman natin na kung gano'ng kahirap yung buhay, di ba? At saka kahit ano pa yung nag-graduate ka nga ng bachelor's degree. Pero yung sahod natin, hindi pa rin enough, di ba? Hmm. So, that time, syempre, ang gusto ko talaga is yung makatulong din sa family ko. So, nung nakita ko yung advert sa newspaper, sabi ko, uy, mukhang maganda to ah. Pero syempre, kabado ka pa rin kasi diba ibang bansa. Tapos nag-isa ka lang. Tapos de, sabi ko, hindi, kung talagang para sa akin to, talagang mangyayari siya. So, nag-apply ako. Tapos, mga a few months lang siguro. Tapos, syempre may interview. Kasi nagpunta dito yung pinaka-employer namin. British eh. So, yung interview namin, talagang full English. Although, alam naman natin ng mga Pilipino, magagaling mag-English. Pero, syempre, kabado ka pa rin. Dito. Kasi, tayo eh. Sanay tayo ng Tagalog lang yung salita natin. Tapos, interview, kailangan full English ka. So, sabi ko, Tapos may kababa, so lalo ng ano-ano pa yung mga... Oo. Iniisip ko, nakapatanong nila sa akin. So, syempre, ikaw, during the interview, okay naman kasi mababait sila. Yung very accommodating ba sila? Naiintindihan din nila. Pero, mas nakakatakot pa nga yung Pilipino yung nag-i-interview eh. Kasi parang siya pa yung strict. Siya pa yung nagsasabi na, kasi syempre tayo, di ba, nasanay tayo ng Taglish. Mm. So, minsan
nakalimutan na napapatagi siya. Tapos yung Pilipino nag-interview sa akin, sabi niya sa akin, we can't accept that we kailangan diretso yung English. Sabi ko, oh, okay, I'm sorry. Tapos sabi ng British, no, it's okay. Kasi sabi pa nga niya, we just needed you to relax because we know you're nervous. That's why you can't, yung parang hindi nga daw makapagsalita ng dire-diretso. So, which is good kasi na at ease ka. Unlike yung, turn it down a bit, please. Unlike yung nung yung Pilipino yung nagsasalita, talagang parang intimidating ba? So, during the interview, mas okay yung nag-i-interview na British kesa dun sa Pilipino. Tapos, parang 3 process yata yung ano namin, yung interview namin. Tapos, wala kami namang ginasto. Ang kumbaga ba sa ano, sinuwerte kasi kami dahil lahat ng ano namin, ng processing fee and everything, sila yung gumastos. Ang ginastos lang namin is yung passport namin. Yun lang. Tapos, nung paalis na kami, meron kaming parang 2 weeks training, parang introduction dun sa company and all that. Pero sa England yun mismo. So parang yung accommodation namin sa England, sila rin yung may sagot, pati yung food and everything. Tapos, binigyan nila kami ng allowance and all that. Tapos, sila mismo yung naghanap ng place para mag-stay kami. Kasi syempre, wala kaming alam dun sa country, di ba? So, sila yung, bago kami dumating doon, meron na sila nakahanda na titira namin. Tapos, yung rent ng place na titira namin, sila rin yung sumagot ng first month. Kasi syempre, wala kaming sahod. Wala pa kaming sahod. Tapos, ang maganda lang kasi doon, ano, yung, may mga kasama ako na Filipino rin. So, parang, yung batch nyo. Honey, calm down, hindi quiet. Sorry. Taas pa, ng energy nila, no? Naiintindihan namin yung mga ganyan. Kung magba sa ano, meron kaming, ano, 4 kaming Pilipino na dumating doon sa, yung pinaka sa Preston mismo. So, kung magba sa ano, hindi ka feeling mo eh, on your own ka. Kasi meron ka. So, mas madali yung adjustment. Hindi ka nag-iisang bago. At least, may kasama kang bago. Pareho-pareho kayong kinakabahan, sabay-sabay lang. Kaya, alam mo yun? Oh, may love. Diba? Sabay-sabay kami kinabahan. Oo. Oh. Kung baga ba sa ano, iba yung country, iba yung lahat, hindi ka sanay eh. Tapos yung weather pa. Tapos, syempre hindi namin alam kung paano yung mode of transportation. Kasi iba yung, kasi sa atin, pupunta ka lang sa lugar, papara ka lang, di ba? Doon hindi eh. Talaga meron silang certain bus stop, meron silang yung kung anong number lang yung bus na yon, doon lang siya nag-i-stop. So, kailangan alamin mo kung ano yung bus number mo, kung saan yung bus stop mo. So, yun yung mga first adjustment namin. Tsaka yung first na, kasi sa atin, di ba, ang mga malls open hangang late at night. Na-realize na pagdating namin doon, hanggang 5 o'clock lang siya. So kami, hindi namin alam. So, yung mamimili kami ng pagkain namin, hindi namin alam, sarado na pala siya. So, natunod mga convenience store. Oo. Tapos yung unang-una din na adjustment is yung, kasi di ba staple diet natin is rice? Sa kanila, hindi. It's either bread ka or potato. So, kami, siyempre, ang unang hanap namin, rice, di ba? Mahirap talaga pag ano, mami na. Mahirap. Yun, tapos nga, yung rice na hinahanap namin, ang mahal pa. Kasi hindi yun yung pinaka ano sa kanila eh. Hindi yun nga yung staple diet nila. So yung price ng rice is talagang mahal. So syempre kami naman bilang Pilipino, yung parang takot din kaming gumastos kasi bago kami gumastos, kino-convert muna namin yung pounds. Yun, no? Usually ganun talaga ginagawa ng mga ano yun, no?
ng mga Pilipina sa pag nasa ibang bansa sila. Oo. Kino-convert mo kagad yung sabihin mo, ay, ang mahal naman nun, no? Sayang naman sa mga sa Pilipinas, ganito na. Can we please be quiet? Ayan na, ayan na. Ayan na, nagalit na sa mga. Ayan na. First warning. De, pero pagka-tourist ka, pagka-tourist ka, okay lang i-convert mo yung pera. Pero kung magtatrabaho ko doon, mag-stay ka ng mahaba-haba, eh, hindi siguro maganda na i-convert pa siya. Hindi, nasanay ka na rin kami. Kasi nung parang nung una kasi, syempre unang dating mo, di ba? Parang nag-iisip ka, ang mahal naman noon. Isang kilong rakit, kita na kagad ang price. Tapos yung, syempre, yung parang nangikinayang ka sa money. Kasi di ba unang, parang iniisip mo kagad, parang sayang naman yung ganito, ganyan, ganyan. Samantalang sa atin, ganito lang ang price niya. Yung parang kinukong... Pero kung iisipin mo nga, di ba? Kasi nag-work ka nga eh. Di ba? Kaya ka nga dun eh. Tapos, ano, as time goes by, parang nakapag-adjust na rin. Parang nag-get used to it ka na rin dun sa way ng life mo. Eh, paano yun? Nung time na yun, wala pang ano, smartphone. Siyempre, di nakalista lang sa inyo yung bus stop, ganon, ginagawa nyo. Paano nyo nami-memorize yung mga rin? Tanong lang. Kasi ano naman eh, accommodating naman sila. Kaya kapag hindi mo alam kung ano yung bus na pupuntahan mo, nasabihin mo lang sa kanila, mag-inquire ka lang. Kasi meron naman sila laging yung parang customer service. Okay. Tapos pupunta ka doon, tapos sabihin mo, pupunta ako dito sa lugar na to, anong bus ba yung ika-catch ko? Okay. Tapos sabihin naman nila sa ituturo kung nasan yung bus na yon, kung saan stand, tapos kung anong number, tapos sasabihin nila sa'yo kung anong bus stop ka mag-stop. Basta tatanungin mo lang sila kasi karamihan naman sa kanila accommodating. Okay, that's nice. Siguro sa mga malalaking stations, may mga schedule board ganun. Tawag doon, desk, may desk. Oh, may board sila naman din. Makikita mo kung saan yung stand, yung bus stand na yon, kung anong oras yung dating ng bus. At saka kasi yun pa, sa kanila kasi may oras yung bus, kung anong oras aalis, kung anong oras darating. On time talaga, no? Oo. So sa akin kasi ipapara ka lang, 'di ba? Kahit anong oras, pwede mong parahin. Eh di kahit saan. Tsaka kahit saan sa lugar, paparahin mo lang na gano'n. Paparahin lang. Sa doon, hindi talaga kailangan. Kasi merong timetable siya. So, kaya pagpapasok ka ng work, kailangan alamin mo yung timetable para hindi ka malalate sa work mo. Yung ba yung mga double-decker bus? Double-decker? Yung double-decker bus? O iba-iba rin naman, iba-ibang type of buses din marami. Usually, double-decker siya. Usually na agad. Okay, no? Meron lang po ba yung mga train? Yung train sa gitna nung kalye? Monorail? Ay, ano ba tawag sa gano'n? Monorail. Oo, sa mga big city may mga gano'n. Ah, sa big city, okay. Pero sa England, di ba siyempre, subway ang pinaka, ano talaga nila? Hindi. Hindi siya talaga subway. Parang ano lang siya eh. Yung, wala, parang wala nga kami subway eh. Okay. Oh. Pero diba ba sinabi mo na England, di ba may logo pa nga yung subway nila, parang underground? Common na common. O, yung underground, di ba? Yun kasi yung sa London underground. Pero usually, yung mga trains na ow! Kasali ka na sa laro nila. Parang gusto ko na maging tyrant, no? Labas mo na yung secret weapon. Labas mo sa England ba, ano bang ginagamit mo? Chinelas din ba? Tsaka belt? Oo, chinelas din. Pag sa akin, chinelas din. labas mo na yung secret weapon. Oo. Hindi, pag hindi siya nakukuha sa tingin. Yun na. Alam na niya. Alam na niya. Matagumagongyo. Mami, matagumagongyo. Nay. Nagagalit na si Mami, nagagalit. Yung speaking yung subway, so yung sabi mo kanina dun sa London, lang yung underground, yung, sa main cities lang meron. Oo. Okay. Usually sa cities, ganun, may mga, yung London underground, which is napaka busy all the time. Pero sa kasi London ba? Kasi dense yung population siya nila. Mm-mm. Okay. At saka very busy kasi sila doon. Very talaga, ano? Busy? Oo. Oh. Sobra.
yung parang yung mga tao, wala silang time na, yung iisipin mo parang rude, pero hindi talaga kasi naghahabol sila lagi ng oras. Oo. Kaya hindi pwede yung, kasi dito sa atin, di ba pag naglakad, yung para ka naglalakad sa liwanag. Luneta, kala mo, wala lang eh. Oh, di ba? Abangan kayo. Ay, hindi ganun. Lalo na pag nasa London Underground kayo, kasi lahat sila nagmamadali. Kailangan nilang habulin yung subway, ganyan-ganyan. So, bawal ang nag, yung pila-pila, yung magkakadikit kayo, bawal yun. Mubi-wisit na sa inyo. Ano, 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 oh. Ano pila-pila? Ba't yung pila-pila? Yung pag nasa Pilipinas tayo, pag naglalakad tayo sa mga mall, magkakapila tayong gano'n. Di ba ganyan yan? Di ba ganyan yan? Ito yung hallway. Ito yung hallway, di ba? Oh. Ang Hapon, tsaka yung mga foreigners, buntot-buntot yan. Ang Pilipino, hindi. Ganyan, no? Kala mo, isang pader. Alam mo, trap eh. Bawal mag-overtake. Talagang ano yan. Dikit-dikit yan. Okay. Nahihini sila sa gano'n. Kasi parang nahihinder mo sila sa pupuntahan nila. Totoo yun. Kasi sa Japan, kahit ano, pagkurari, mga train station, lahat yan, likod. Susundan mo yung likod ng tao. Hindi yung, kung iiwas ka, abante ka lang, tapos babalik ka ulit. Hindi yung, hindi, gusto ko maglakad dito. Hindi pwede, hindi siya practical eh. Nakakahiya gawin kasi nga, lahat ng tao busy, lahat ng tao may hinahabol na oras. Sa escalator, di ba? Usually, you have to stay on the left side. Oo. Left or right, either way, di ba? Parang you have to give way. Kung hindi ka nagmamadali, doon ka. Tapos kasi yung iba, talaga nagmamadali. Talaga. Sa right side. So, minsan nakakalimutan ng mga tao na may mga tao nagmamadali. Minsan nasisigawan na. Yo. If you're gonna stay there, di ba? Which is understandable naman. Kaya minsan may papakamot ka na, sorry po. Sorry na lang. Kasi ganoon ng Pilipino eh. Minsan, kunwari, kahit yung mga nagmamaneho. Ah, hindi, sige, mag-U-turn ako. Nagkamali ako ng ano. Dibalan ako sino yung nasa likod. Dibalan na sino nasa harap. Basta, kailangan ko mag-U-turn ngayon. Tigil yung buong traffic. Yan naman dito sa England, sa paglalo na pag nasa motorway ka. Yung parang mga S-Lex, ganyan-ganyan. A motorway, ang tawag, okay. Oo, one way lang siya talaga. Wala kang pwedeng yung mag-U-turn ka. Hindi. Meron ka ilang talaga. Lanes yun? Ilang way. Lanes? Parang, depende eh. Minsan, three siya sa isang, 3 to 4 yung isang side, tapos 3 to 4 dun sa kabila. Well, okay din ah. Kasi dito sa atin, dalawa lang usually. Sa Japan, usually, dalawa lang eh. Mm-mm. Hira na yung tatlo, pero usually, yun man, malalaking ano na yun, ha? Expressway, 2 lanes lang talaga. Ah, okay. Mm. Kung pag, ano, pag yung main motorway ka, malaki yung, ano, malaki yung road. Pero wala pa rin natatatalo doon sa Dubai. Oh. Ilan yun? Ilan yun? 10 eh. 10. Nagda-drive ka rin. Nagda-drive ka rin doon sa ano? Nagda-drive ka na. Hindi. Ay, hindi. Hindi. Mas maganda talaga ang bus talaga. Mas convenient. Kasi mas convenient siya eh. Sabagay, so just pagod ka na. Hindi ka na mukhang hindi na mapapagod magmaneho pa, di ba? 24 hours ba yan, ang bus? Kasi sabi may time siya eh, so 24 hours siya. 24 hours siya. Kaya lang, pagdating ng night time, parang limited na yung hours ng bus. Parang every hour na lang. Pero at least meron. Sa Japan, every hour, okay na yun. Sa Japan, hanggang 12 lang, pati train. Oh? Wala na, wala na. Tataksi ka na. Kundi kasi, makikita mo dun sa sulok, tulog. Hinihintay na lang yung 6 a.m. Ganun. At least maganda, di ba? Kasi karamihan din ng mga tao nag-work ng night. Usually. Night shift. Lalo na pag nag-work sa hospitals, syempre, di ba, 24 hours. Kaya yun nga lang, limited yung times ni ano. Pero safe biyahe. Naman kahit ganong late na magbiyahe. Kumusta na yun, speaking of safety, kumusta naman ang difference ng safety ng England sa parang mas nung nandun kasi ako, parang hindi naman kasi ako natatakot na kasi ever since nung nag-start ako mag-work doon, I work nights. So okay. Kahit ako
kung mag-isa na nagbabiyahe, okay lang. Parang ano, hindi mo mapifeel na, ay, nakakatakot naman lumabas. Pero syempre, meron pa rin part ng city na parang ano, alam mo nang delikado talaga. Alam mo, talaga hindi ka dapat pupunta doon. Yeah. Anong city naman? Pwede ba natin banggitin yan? Ano? Pwede mo ba ma-share yung lugar na yan para sa mga... Sa Preston. Okay. Preston? Pero diba... Hindi naman whole city ng Preston is nakakatakot. Meron lang siyang part na... Yung sa part ng pinaka-center, may mga part siya na tawag nila doon dodgy. Dodgy. Yung medyo... Dodgy. Sa states naman, the hood. Yun yung mga talagang kailangan mong iwasan. Eh, sa Pilipinas. Ha? Nako. Sa Pilipinas. Dami yan. Kada kanto yan. Every corner. Every corner yan. De, well, ngayon, umaano na ngayon. Ngayon, ngayon, malinis. Ngayon, malinis na ngayon. Hindi kaya nga. Ngayon, may mga CCTV na lahat, lahat di ba? Kapag safe naman na. So, yun ang malaking tulong. Man. Sa England din, maraming CCTV. Sila nagpasimuno noon, 'di ba? Ang UK ay nagpasimuno ng movement mo. Ay, hindi ba sa China? Talaga UK. I well, I don't know about China, pero the Big Brother movement, yun yung tawag nila doon, parang Big Brother pa nga ang ano nila, concept nila yun na somebody's always they have to watch everything. Yes. Totoo 'yun. At least 'di ba, talagang alam mo na safeguard ano. Miski sa mga bases, meron silang CCTV. Kaya pag meron yung mga parang... Kasi usually pag weekend sa kanila, yun yung time na everyone is parang lumalabas. Walwal. So parang sa kanila na... Oo, totoo yun. Parang pag weekend na, doon na sila yung parang... Yun yung time nila para mag-let down ng kanilang hair. Yun yung paglabas nila ng pintuan, sabihin lang nila, ang una-una lang sasabihin paglabas nila ng pintuan, mamayang gabi, uuwi akong wasak. Yun lang yung objective nila. yun lang yung objective. Basta yun yung objective. So anong ginagawa mo usually pagka ganun nga, pag Saturday? Ikaw naman, pag Sabado or weekends? Kasi dati, nung wala pa akong anak, masipag ako mag-work. Once a week lang ako nagda-day off. So Sundays lang, okay. Oo. Usually, ang pag nag-work pa ako ng nights, 12 hours siya eh. 12-hour shift. So, minsan 14 hours. Okay. Depende kung gano'ng ka-busy yung ward. So, instead na, minsan lang ako lumabas. Yung kapag ang kasama ko, yung mga Pilipino, or minsan yung mga ka-workmates ko, pero parang bibihira lang. Kasi ano eh, dati nun parang workaholic ako eh. Parang work. Kasi, ipon talaga. Oo, kasi gusto ko rin yung, gusto ko mag-travel. Siyempre, di ba? Yun yung isa sa mag-advantage din ng nag-work abroad. Kasi once na naka, kunyari may gusto kang puntahan, kung gusto kang pumunta ng Amerika, mag-work ka lang na mag-work, makakaipon ka kagad para makapunta sa gusto mong puntahan. So ako, instead of mag-waste ako ng money every weekend, sinisave ko yun para makapag-travel ako. How much yung ano? How much ang usual... Sorry. How much ang usual cost ng ano? Gimmick sa weekends? Magkano yung mga cost? Ay, naku, mahal. Kasi nga, sabi nila dyan... Kasi sa kanila parang... pint ng beer nasa 6 pounds, 7 pounds. Ganun, mga tipong ganun. Isang pint, yung parang ganyan yung kinakaso. Okay. Parang pichel na. Parang maliit na pichel. 7, 8 hindi pounds. Hindi nga siya. Parang hindi naman din ganun. Sa 1 pint lang siya. So mga 7 to 8 pounds. Ganun. So pag naglalabas sila, usually nakaka-spend sila. Siguro mga mababa na yung nasa 150 to 200 pounds. So pag i-convert mo siya sa peso, parang ang laki. Eh during that time, nung unang dating namin ng UK, ang exchange rate ng peso sa pound, nasa 100 plus.
120 plus pesos to account. So, okay. Okay. So, let's say 150 a night. Napakahal naman itong beer na to. Kumbaga, gagas ko kung 150 a night, parang 15,000 pesos kagad yun. Oo. Pag para ka na nag, ano, VIP. Laki, no? VIP, ano ka na? Kasi karamihan sa mag-iinom sila, syempre kakain din sila sa labas. Oh. Pero ano yan? High-end na lugar yan? Or kahit hindi, saan yan? Normal lang yun. No? Normal yun. Okay. Yeah. Oh, hindi kaya lang sa ating mga Pilipino, baka magtatabi ka na lang talaga ng pera. No? Sige, hindi na ako lalabas. Kami usually, pag lumalabas kami, mag-meet kami, na lang, eat out lang. Kain lang. Sa labas. Tapos, kung gusto uminom, siguro mga isa, dalawa, and then, uwi na. Okay. Kasi usually, karamihan talaga ng mga Pilipino, parang nagsisave sila para makapag-travel. Ikaw ba, saan ka una nag-travel? Nung nakapag-save ka na? America. Oh. Pag-isa ka lang? Yes. Wow! Kumusta naman yung experience na yan? Kumusta naman yung experience? Okay, masaya nga eh. Sabi ko nga eh, mas prefer ko na mag-travel on my own kesa may kasama ko. Kasi yung husband ko that, parang mas na-stress out ako pag kasama ko siya. Sorry. I'm sorry. Hindi sa bitter ako. Reminiscing ah, medyo ano eh. Honest lang. Hindi kasi, kung magabas mas nakaka-stress pa pag kasama yung mga husband, ganun ba yun? Parang kulang na lang sa airport, iwan kita dito eh. Iwan kita dito. Hindi ka titigil, iwan kita dito. Hindi kasi, di ba, pag mag-isa ka lang kasi, wala kang ibang iintindihin. Kung magabasa ng sarili mo lang, alam mo kung ano yung mga kailangan mong dalhin, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi pag may kasama ka lalo ng pag yung medyo praning pa, yung parang gusto mo sabihin, ay, naku, pupunta ka na ng ganito ng airport, ba't ba napaparaning ka? Hindi na nakapang ano. Kaya napag-desisyonan mo, mag-isa ka na lang napupunta. Oo, ako na lang. Kaya every time mag-travel ako na. Sa bagay, kasi kunwari niya, kunwari, gutom, nagutom ka, di ba? Kakain ka na. Hindi yung, sa mo gusto kumain, ay ayoko dito, gusto ko ganyan. Pero wala, eh, so ganito na, ay ayoko yun. Alam mo yun, daming, syempre, iba yung personalities niyo eh. Yung husband, experience ba? Yan. Ano? Based on experience ba yun? Hindi ako, madali ako kasama. Madali ako kasama pag nagtatravel. Lalo na ako, pagkalibre, madali ako kasama eh. So, alam ako. Hindi, ganun. Or lang. Ay, sinabi mo libre. O, sigiri ka. Magre-reklamo pa ba ako? Libre na nga. Pero at least, di ba? Kung baga sabi mo nga, pag nasa abroad ka, madali kang makaipon. Tapos, mas makakapag-travel ka. I mean, siguro mga ilang months lang yun, tapos nakapag-travel ka agad. Kasi usually, basta pag sa Pinas kasi, di ba parang pag sa Pinas kasi, di ba siya, pag nag-work ka, talagang medyo taon nang iipunin mo. Pang ticket pa lang yun minsan. Tapos minsan sasagutin ka na lang dun. Pag nandoon ka na, sasagutin ka na lang dun. Kasi ano, ililibre ka na lang. Oo, pero kasi pag masipag ka lang talaga, madaling kumita. Well, basta, basta masipag kang mag-work. Kasi ano eh, ang maganda kasi yung, ang tawag dito, yung image ng mga Filipino sa UK. Kasi that's good. Ang mga Filipino daw, madali pag-adapt. Very, very resilient daw tayo. Tsaka, kumbaga ba sa ano kasi tayo, lagi tayong, lalo na sa hospital, ano daw, yung TLC ba? Yung pag nag-treat ka ng patient, laging may care. Kaya, pag sinabi nila na Filipino nurse ka ba, or kapag nag-work ka sa hospital, ano daw tayo, world class. Wow. Filipino. Kasi, yung hindi lang daw tayo magaling theoretically, tsaka yung dun sa pagtatrabaho, kundi yung nararamdaman nila, yung pag-aalaga. Kaya, pag sinabing Filipino yung nag-ano, yung nurse, o yung doctor, o yung ganito, gusto nila, kasi magagaling naman talaga mga Pilipino. Proud.
Kamusta po ngayon yung ano, yung kasi siyempre may pandemic. So, kamusta naman yung mga hospitals doon sa UK, kanyan, yung mga sitwasyon ng mga nurses, kanyan. Sabi ng mga kasama ko ngayon doon, okay naman daw. Kaya, although, hirap din kasi siyempre, di ba, maraming cases. Lalo na ngayon, nag-increase nga doon na naman daw yung cases ng, ano, ng COVID. Siyempre, sila din, meron, siyempre, pagod, nandun din yung takot, pero ang maganda lang kasi daw doon at the moment is nakikita na rin yung support sa mga frontliners. Maraming verification na nandun na. Ganun pa rin ba? Balot pa rin sila o yung kailangan na, ano tawag doon? Naka PPE? Oo. Ano lang, so please ano yun eh, sa mga ICU, sa mga, ay, mga ganun. Oo, yung para mga critical care. Yung usually pag nandun sila sa yung mga maraming cases ng COVID. Okay, okay. Sa mga ano, sa mga parang special ano yan eh, special unit yan eh. Special unit ang COVID, so dapat hiwalay talaga yan. Hindi naman yan, hindi naman yahalo yan sa kung saan-saan lang naman din eh, diba? Pero alam mo, meron ditong hospital. Sa Korea yun eh. Alam mo siguro. Alam niyo yun, diba? Yung Sogobyo, yung malaki. Meron kasi, nung doon kasi nanganak yung asawa ko, so medyo kabisado ko na saan madali mag-park, ganyan-ganyan. So, nung nag-COVID, siguro last month na lang kami ulit nagpunta doon. So, doon pa rin ako nagpa-park sa usual pinark ko, tapos may shortcut ako dinadaan. Pagdating ko, may nakatayo na isang separate na parang building. Sabi ko, bakit kaya may ganito? Bigla may lumabas na nakaganon nga. Eh, doon kami naglalakad. Sabi ko, okay ba dito maglakad? Tapos sila ganun yung suot nila. Kinabahan talaga kami. Sabi ko, okay lang ba yun? Sabi ko, ganun. Yung mask pa kayo dyan, nakaano pa rin kayo? Nakamask? Nakamask pa din. Dyan ba hindi na? Sa UK, parang yung iba hindi na sila nag-wear. Pero yung tao. Kaya siguro naging kasi yung ano, yung cases. Kaya tumaas ulit. Bilis, no? Oo. Kailan ka ba nagbakasyon? I mean, kailan ka bumalik ng money? Kailan ba ako umuwi? 2000. Parang magto 2 years na yata kami dito. Okay. Tagal rin. Okay, matagal na pala. Kala namin recent lang. Kala ko parang this year ka lang bumalik kasi hindi ka na nakabalik. Hindi. Simula pa nung nagbakasyon kasi kami. Tapos, parang nagse-second ano kasi ako kung babalik pa ako o hindi na. Ah, okay. Kasi parang mas mahirap kasi ang life doon pag mag-isa ka lang. Tapos single? Medical, oo. Ah, okay. Although maraming support yung government kasi ang maganda nga doon kasi usually yung maternity leave natin sa Pilipinas parang nga ikli lang, di ba? Sa kanila kasi mahaba yung maternity leave mo tapos may pay ka. Usually ba gaano ba katagal yun pag sa Pinas tsaka sa Pinas ba isang taon? Ganun ba yun? Hindi ah. Ay, hindi ba yun? Parang 8 months lang eh. Ah, ah, okay. Oo, ilang months lang. Parang wala pa nga siya 6 months. Oo. Tapos doon, sa England, ilang... Naalala ko kasi noon, parang ako yata, nasa 1 year ako ng maternity leave. Oo. Tapos, syempre, single mom ako. Kailangan ko maghanap ng work part-time. So, yung government, may support din sila. Kasi single mom eh. Ah, iba pa yung allowance mo, iba pa yung allowance ng bata. Pati yung bata. Ah, the same din sa Japan. May allowance the same din pala sa Japan. Oh. Ganun din pala. Ano, a year kasi dito sa Japan, ang allowance ng mga bata 3 beses sa isang taon may binibigay sila. Ba? Sila may monthly. Parang yung child care allowance tapos may tax rebate ka pa dahil may single mom. Oh, tapos single mom ka. Tapos yung sa housing, kunyari nagre-rent ka, may part nung rent mo, bayad ng gobyerno. So at least maganda rin yung tinutulong nila sa ano.
Mataas yung tax nila, pero nakikita mo rin kung saan napupunta yung tax. Kasi free dito naman yung ano yung health service eh. Mag-say hello lang po. Mag-say hello lang po ako sa mga viewers natin. Maraming salamat po. Please like and share. And also, Mayen Rabanal. Yes, yung feel moment po, yes. Thank you for viewing. Ay, marami pong salamat. Thank you. Ang saya naman nun. Ano, malaking bagay talaga pag maganda yung priorities nung ano. Pag natutupad ng gobyerno yung mga priorities nila. Mm-hmm. Malaking bagay talaga. Mm-hmm. Kasi sa kanila, pag ang mga bata, syempre free ang healthcare dito. Pati yung dental, ano nila, free yun hanggang 16 yata sila. 16 years old. Free yung mga... Basta not cosmetic. Dentists, sa yung mga medicine. Mm-hmm. As long as hindi siya cosmetic, no? Yung papagandahin. Basta bunot, ayos, yung ganon. Okay. Ang bunot ba may bayad? Pag bata, wala. Okay. Pag bata, wala. Tsaka pag pregnant ka, free din siya. Tsaka... Pag pinaanak mo? Ha? Sa dentista ka rin pupunta. Hindi, I mean, sabi niya, libre ba yung paanak? libre. Sabi ko sa iyo, libre. Libre. Pag nanganak, libre. Kahit cesarean yun, Kasi ako cesarean ako eh. Kasi dito sa Japan, may limit eh. May bibigay yung bansa or yung city. Pero until this amount lang. Pag nag-exceed, sa bulsa mo na ilalabas, parang ganon. Okay. Okay, so parang binase nila on a standard birth labor cost. Ganun. Usually, sakot, pasok naman eh. Parang siguro pag nag-extend or meron lang, yung pag hindi siya normal, yes, Based ba yun sa experience mo? Cesarean ata. Based pero cesarean, alam ko mas mura. Oh? Ang kasi, cost? Ang mas parting, mahal. Kasi nung unang napanak yung sawa ko, cesarean siya. Kasi diba sinabi ko may limit yung pera. Sabihin na natin 40 or 100. Sabihin natin 10,000 pesos. Yun yung ano. May bumalik pa sa akin almost. May mga bumalik pa kasi sabi ko, ba't ganun? Parang ang dami ang nag-cesarean. Ilang buwan siya na confined. Bakit ayaw mo sabihin kung magkano bumalik? Ayaw mo pa alam, no? Hindi kasi baka hindi nila maintindihan yung amount kasi Japanese yen. So, inanong ko lang na para maintindihan ng mas marami. Tapos months pa siya na gano'n, na confined? Some months siya na confined eh. Ay, hindi. Weeks. Actually, oo. Kasi 2 weeks. Tapos may bumalik pa sa'yo? Iba yun kasi yung anak ko, isang buwan din. Kasi premi. So, isang buwan din siya. Ang laki mo. Sabi ko, may bumalik pa sa amin. Sabi ko, okay. Sabi ko, tanggapin ko yan. Babalik pala sa akin. Doon na ako magre-reklamo. Pero ano ba yan? Okay, matagal na yan. So, mag-aana ka ulit, Bon? Hindi. Ayaw. Ayaw. Nag-uusap lang po tayo. Hindi, joke lang. Ewan ko lang yun, hindi ako sure kung ano. Paki-correct na lang ako kung ano. Pero tingin, parang ang sinasabi sa akin, kasi operation yun. So parang mas mura. Ewan ko hindi ako 100% sure. Pero yun nga, going back, sa inyo, libre talaga. Oo, free. Free lahat. Pati yung check-up. Diba kasi meron mga prenatal na check-up. Dahil po ba yan? Dahil po ba single kayo? Hindi. Lahat talaga. Government talaga. Galing, no? Actually, alam, may napanood nga ako na ganyan eh. Parang pinag-uusapan nila yung difference ng America tsaka ng American Health tsaka UK. Tini-interview yung mga taga-UK. Nung sinasabi yung presyo, nagugulat sila lahat kasi parang ang laki daw talaga ng difference. Kasi parang everything here with regard sa health free. Unless, wag lang yung mga cosmetic nga na sinasabi.
Pero yung mga gamot ng yung insulin na oh, mga insulin yun no. Yung mga inhaler na mga yung may mga asthma, 'di ba may mga inhaler, free din yung lahat. Maganda dito. Kasi malaki sila mag-tax pero maganda rin yung kinakapuntahan ng tax. Sa States malaki na sila mag-tax. Puro malaki. Private sa private company pa napupunta lahat ng kita. Yan nga yung parang issue ngayon din sa Ukraine kasi parang yung ruling party ng government parang gusto nilang i-privatize yung naku, healthcare system ng pay. Kaya lahat ng tao is against it. Kasi nga, di ba? Maayos na, maayos na. Ba't mo papapalitan, di ba? Everybody's yeah. Naman. Yeah. I mean, sa nakikita natin, maayos. I don't know financially on the government's end kung magkano yung talaga nalalabas nila, kung dumudugo na ba yung budget, di ba? Hindi natin alam. Ang issue daw kasi parang because yung government at the moment daw kasi is from the rich side ng UK. Gusto nila profit para sa... Okay. Hey, may recent video nga ako nakita na ano eh sa States sa pharmacy to ah. Yung CEO or parang big boss nasa millions na millions ang bonus niya. Dahil triniple niya yung presyo ng drug. And then yung drug hindi naman nagbago, hindi naman nagbago yung proseso, hindi na naman bumago rin yung pasyente. Well, may nangyari. I mean, okay lang sana kung nagbago yung paano yung processing or nadagdagan ng factors yung gamot, di ba? Eh, wala. Di ba? Tapos, triniple pa niya yung presyo, bumonus pa siya ng million-million. Dollars, ha? So, nakakatakot pag i-privatize yan. Nakakatakot i-privatize ang healthcare. Sana po. Sana all. Sana all, no? Million, no? Dollars pa yun. Lancashire nga, eh. Pounds, million pounds. No? Walang cashier eh. So. Walang cashier. Pero kung iisipin mo, maano pa rin, di ba? Malaki pa rin tulong yung health. Ano? Yung school, libre din yun. Libre. No. Libre okay. Sila hanggang, miski yung sa university. Kaya lang yung sa university, parang ipipay mo lang yung tuition mo after nag-work ka na at nag-earn na more than 20,000 pounds a year. So, pero lahat yun, sagot ng gobyerno, parang loan? From, oo. Pero ano yung university lang yun? Ano yung nagsabi mo kanina, going back, sabi mo, nagde-decide ka kanina kung kasi single mom ka, mas maganda ba sa Philippines na i-raise siya? Parang, ano ba yung mga naging decision mo? Siguro kasi gusto ko rin, kasi parang nakikita ko sa kanya, kasi parang nakikita niya na lagi kami lang dalawa na parang masyado siya nagiging dependent din sa akin. So, gusto ko rin yung parang maging, ma-realize niya na hindi lang kami, hindi lang yung kaming dalawa, na may family kami. Na nandyan yung family ko, na meron siya mga tito, tita, mga pinsan, mga lola. Yung family ba na, kasi tayo di ba sa Pilipinas, pag family, talagang yung close-knit. Kasi parang hindi sila ganun eh. Yung parang hindi sila ganun ka-close. Yung parang pagdating mo ng ganitong certain age, kailangan maging independent ka na. Kanya-kanya ng buhay. Which is naman in a way. Pero parang mas gusto ko pa rin yung parang traditional na ano natin Pinoy. Dito sa Pilipinas. So, yung tipong hindi ka sinasagot-sagot ng basta-basta lang. Bawal ba paluin doon? Doon ba bawal mo paluin? Bawal yun. Iba naman siguro yung pagiging independent sa pagsagot-sagot ng basta-basta lang. Siguro magkaiba naman siya. Yun yung ano eh, yun yung pagpasok sa bahay. Pag sinarado ko itong pintuan na to, Pilipinas to. Hindi to yung this is Philippine ground. Diba? This is my land. Milo.
Ayan. Hello po, Norma Santos and Daya watching here at home. Hello sa lahat. Hello po. Hello, Miss hello. Norma Santos. Ayan. Ay, magandang gabi po. Thank you for hello watching po. Ayan. So, yun. So, bali, nag-work ka sa hospital. So, until, gaano katagal ka nag-work na? From 2003 hanggang 2004 yata, nag-work ako sa nursing home. From 2004 hanggang umuwi kami ng 2018 sa hospital ako nag-work. Tagal. Oh, and then ano yung journey na yon, yung ganong katagal, ano yung mga highlights and ano yung low points nung nandun ka sa kumpanya na yon? Sa company. Kasi maganda sa company kasi parang pag nakita nila na maganda yung performance mo tsaka willing ka to learn, sinusupport ka talaga nila. Yun yung pinaka maganda doon. Talagang mararamdaman mo yung suporta nung company. At saka, hindi nila, kasi ano eh, meron kasi dun laging yung rights mo as an employee. So, meron kang, binibigyan ka talaga nila ng mga choices. Tapos, especially kung meron kang union, na member ka ng union, so, mas supported ka. Pero, basta na-experience ko kasi wala naman masyadong negative. Kasi ang ano ko lang kasi, ang attitude ko kasi, as long as I'm not doing anything wrong to you, kung ano yung tama sa tingin ko, yun, dun ako mag-start. Kasi, medyo, meron kasi silang, may mga tao kasi dun na medyo bully. So, kasi, iniisip nila, foreigner ka, hindi mo, parang less yung rights mo, parang hindi mo sila naiintindihan. Pero pag kasi inassert mo yung right mo at alam mong tama ka at hindi ka papayag na magtapatapak-tapak lang at ibuli-buli ka nila. Kasi pag hinayaan mo sila na gawin yun sa'yo, talagang ibubuli ka nila. So, sabi ko sa kanila, ano eh, kasi yung parang every chance they got, yung ibang tao lang naman, hindi naman lahat, na kunyari sa work, yung kasamantalihin ka ba na parang lahat ng mahirap na work ibibigay sa'yo kapag yung alam mo hindi ka aangal. Eh ako hindi. Sa pag alam ko kung ano yung work ko, so alam ko yung part ko, alam ko din yung rights ko, kaya yung kung magbasa no, hindi nila ako mabuli kasi ano, yung confidence mo ba sa sarili mo, kaya dapat hindi nawawalain sa sarili mo. Kasi pag nawawalain sa sarili mo, talagang, ay nako, i-take advantage ka nila. Ibubuli ka nila. Tapos ano na yun, tuloy-tuloy na yun. Kasi most of them as well is mababait din naman. Very supportive. Meron lang talaga na pag may chance sila na mambuli ng kapwa nila. May masamang bunga talaga kahit saan eh, no? Hindi mo naman may iwasan yun. Eh. Lalo na kahit saan bansa siguro na. Kaya lang maganda lang kasi din sa kanila, believe kasi sila sa atin kasi sila, mas naiintindihan nila daw tayo yung pag nag-English tayo. Kasi mas clear daw yung English natin kesa dun sa ibang foreign na nagwo-work to. Okay. Andito na naman sila eh, di ba? Kaya nga, ang dami pang dala eh. Ang daming dala eh. Ayun. So, in a lighter mood naman, pagka, siyempre, pagkapagod na pagod ka na, sabi mo kanina, 14 hours of work. Usually, anong hinahanap mo pag sa food? Anong usually ginagawang comfort food? Anong hinahanap mo na pagkain? Ako kasi kahit ano, kinakain ko. Pero usually, ano, Filipino food. Yun lang ang maganda kasi dun, kasi sa sa city na kung saan ako, malaki yung Filipino community. Oh, so, okay. Oo. So,
pag may usually maraming party, yung mga Christmas party, mga birthday party, yung mga baptismal. So lahat sila kumbaga ba sa ano, pag alam nilang Pilipino ka, oy, meron kaming handaan, punta kami. Invited. Kahit. Oo, invited. Oo, totoo yan. Sama mo yung barangay. Sa Pinay gago. Yung tipo ka, kalala nyo lang, oy, may pa yung birthday sa akin, punta ka. Parang inisip mo, ha? Nakalala ko ba yun? Hindi pa ikaw yung may birthday. No, na-invite ka lang dito. Sama ka lang. Hindi, pero at least maganda yung, ano ah, maganda yung Filipino community mo kung gano'n. Parang alam nila na ano yun halos eh. Lahat magkakakilala kayo halos lahat. Tsaka ano yun eh, pang laban mo yun sa lungkot tsaka ng layo. Oo, mo sa pamilya diba? Pero yung original kasi na yung kaming apat na dumating doon, hanggang ngayon kami pa rin yung talagang nandyan para yung support each other talaga. Ah, naging ano, best of friends na kayo. Lima kami talaga, lima kami. Na hanggang ngayon, kahit na nandito nga ako sa Pilipinas, eh, talagang yung communication. Yun sa, katulad yung nakaraan, yung isa naming kasama, yung isa dun sa lima, umuwi siya. So, nag-meet kami habang nandito siya. Kasi yun ang maganda rin sa atin, eh, talagang nade-develop yung friendship. Kasi di ba, kumbaga ba sa ano, nasa ibang bansa ka eh. Tayo-tayo na nga lang, bakit pa tayo nagsisira. Totoo yan. Meron bang Filipino town doon sa ano sa England? Kumbaga isang wala. Tindahan, mga ganyan. Hindi, ano siya, Chinese store. Ah. Pero wala. May mga Filipino na. Pero ano, Jollibee na yun sa London. Wow. You know? Sana all. Jollibee na naman. What the? Bakit ano? Bakit ba Jollibee wala dito? Nagkaroon ng Jollibee na umuwi kami ng anak ko, di ba? hindi pa pasa ang food standards ng Jollibee dyan. Kahit anong gawin nyo, hindi pa pasa. Mahal lang, sobrang mahal. Mantika pa lang. Minipilahan pa rin naman eh. Kahit saan, dinadala mo nga sa New York, sa America. O magkano? Magkano willing mong bayaran? Para sa chicken joy spaghetti. Magkano willing mong bayaran? Parang ano eh. O, di ba? Kung siningil ka ng 3. Sa tingin ko naman, i-range nila sa same as ano eh. Hindi naman siguro yan. Diba? Mahal. Mahal yan. Mm-mm. Hindi katulad sa US kasi, sa US, halos same ranges yan. Konti siguro may difference. Pero, kasi nga, madali mag hindi special store eh. Sabagay. Hindi kaya parang may narinig ako yung mga example yung manok. Yung pinanggalingan ng manok hindi inaprubahan ni Japan. Mm. So gusto manggaling ata sa ewan ko lang Japan ha kung mismo. Totoo. Pero alam ko Brazil yun. Kasi yung manok dito eh. Galing sa Brazil tsaka sa ano yata eh. Daming Brazil na tindahan dito eh. Ewan ko lang, hindi ako sure kung yun nga, kung tama yun. Wala bang Jollibee sa Japan? Wala. Kaya pag, kasi nabanggit na naman, lalo na naman, Jollibee! Sa lahat na araw ng nag-guess namin na dito sa buhay abroad, na countries, may mga Jollibee. Oo. Marami. Oo. May Chowking. May Chowking din? Chowking, tsaka Goldilocks. Sa LA. Dapat kay isa lang naman din sila, 'di ba? Isa lang ano. Oo. Same pero, company, 'di ba? Yes. Chowking, Goldilocks. So, aside sa Filipino food, syempre, yung mga local foods. Ano yung pinaka anong ma-re-recommend mo ng mga local foods na talaga kailangan mong kainin? Once na nandiyan. Medyo bland kasi yung food nila eh. Kumbaga ba sa ano kasi sa atin parang masyadong salty, 'di ba? So nasanay tayo sa medyo maasim. So pagdating doon, medyo bland pero depende sa restaurant. May mga restaurant na masasarap na usually mga Italian restaurants nila masasarap. Pero pag sa pub, usually ang nire-recommend nila yung mga full English breakfast, yung mga Ex Benedict. Sunday roast. Yun ang usually, yun yung mga typical na ano nila, food nila dito.
sa'yo. Mm. Tapos ang drinks, ano yung ano? Kasi syempre dito, may sariling soft drinks. Alam naman dito, medyo ano, may matatamis dyan. Pero wala masyado matamis eh. Usually, mga, yung mga cakes nila, mga... Okay lang. Pero hindi ko kasi gusto yung mga ano nila, yung mga puddings nila. Yung mga sweets nila. Hindi, yung mga inumin. Drinks, drinks, mga drinks. Drinks, drinks. Mga drinks. Mga inumin. Sa meal, minsan may Coke ka. Orange parang juice. Parang pagdaan ba? O, pagdaan ano ba? Coke pa rin. Dito. Coke pa rin. As of drinks pa rin. Compared sa Philippines, ano yung kano katamis yung ano Coke nila? Parang pareho lang. Okay. Pero matatang na Coke dito sa Pilipinas eh. Mas matapang, di ba? Oo. Oo, iba yung Coke dito eh. Bakit yung ano ba ko dyan? Mas maraming sugar. Yung pinaka... 3-4 sugar, 1-4 ano. Ganyan, no? Ganyan, no? Dito, no? Kasi ito na lang yung... Laging limang tasang sugar. Grabe. Hindi, hindi. Baka mayayari tayo ng mga ano, hindi po. Hindi, diba, usually dyan, sa England, diba, usually uso dyan yung mga tea, diba, yung mga... Oo, tea. Yun ang ano, tsaka cookies. Yung ba yung mga coffee. Ano dyan? Tapos square yung sugar, di ba? Yung box. Cubes. Yung mga cubes. Yung mga cubes na sugar. Pang pelikula. Dapat ganyan ka uminom, no? Ganyan, ganyan. Ganyan yung daliri. Nakaya niya yung finger. Yung little finger. At saka, siyempre... One lap or two? Sabi mo, siyempre, English. Nasanay tayo sa American English. Pagdating mo dyan, siyempre, iba yung English nila dyan. May iba silang mga terms or lang words na ginagamit na... Minsan iba yung English word, iba yung, di ba? May ano yung mga, may mga iba ka bang words na na-discover na medyo iba? Sa... Yung potato. Una, yung husband ko dati, ang tawag kasi nila mismo dun sa, dito sa Lancashire, ang tawag nila sa potato, spud. Spud. So, nung nagpunta, kasi nung dati, kasi meron silang mga parang ano eh, yung mga terms na sa kanila lang. So parang nung time na yun, in-explain sa akin nung ex-husband ko yun. So nung nagpunta kami ng pub, yung mga, may mga tao din kasi doon na parang feeling nila, hindi ko alam yung mga terms. So sabi nila sa akin, kung alam ko daw ba kung ano, yun nga yung spud. Sabi ko, alam ko yun. Sabi ko, I know that because they already told me about it. Sabi ko sa kanya. So na ano ka na pala, na orient ka na pala. Sabi ko, oo, alam ko na yan. Sabi nga ng asawa ko eh. Sabi nung ex-husband ko dati, mas marami pa nga siyang alam kaysa sa akin eh. Kasi dahil yung mga pinanonood namin ng mga shows, usually yung mga terms na ginagamit nila doon. Syempre tatanungin siya, anong ibig sabihin noon? So through that, yung parang nakaka-relate ka na rin kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Yung pala yung isipin, yung pala yung ibig nilang sabihin. At saka usually sila dito, mahilig silang tumawag sa'yo ng love, ng... Casual yun. Ng dear, oo. Yung kahit yung sa work lang, yung parang typical na sa kanila natatawagin ka ng love. Dear, oh yung ganon. Dear. Mm-mm. Lambing nila yan eh. Oo, sa parang atin, pstuy, sa kanila. Ikaw. Pstuy. Ang papangalan mo. Bakit ganun? Bakit naging ganun? Sa Japan, bang... oy. Bakit, ay, sorry, bakit ganun? Sorry. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko sila tinanong. Ewan ko. Siguro, ano lang sa kanila. Parang normal na sa kanila na yung mga ganun na parang mas ang tawag sa, ano nga ba yun? Palambing? Oo. Oo, parang ganun sila. Mommy, yes. Can you get a cup by me? Wait a minute, kasi I'm talking to somebody. Mukhang mamaya may mapapalo ah. Kulit-kulit mo ah. Ano ha? May gera mamaya dito sa atin. Ang kulit niya, di ba? Ilan taon na yan? 5?
Hindi ko kasi alam pag boy kung... Ano ba, Bovon? Pag boy ba talaga, pag ganyan, makulit talaga. Hindi, makulit talaga, makulit. Di ba pagka girls talaga? Dapat nga pag boy... Pag girls, no? Kaysa sa boy. Pag boy, dapat hanggang alas 5 lang yung mga sugar eh. Hindi na pwede. Hindi pa nga ito nagsisugar eh. Patay tayo. Paano pa pag nagsugar siya, di ba? O, ayan. O, di ba? Hello. Hello. Maray ka na siya. Pigs eh, no? Okay, bye. Bye. So, meron na magtagalog? Oo. Kasi nandito na daw siya sa Pilipinas. Kaya Tagalog niya daw siya. Sabi ko sa kanya, so you don't know how to speak English anymore. Of course I do. But I'm in the Philippines, so I speak Tagalog. But when I go to England, I will speak English. Very good. Matanong ko lang ate, no? Matanong ko lang. So 2018, umuwi ka. Kasama si yung anak mo, no? So ngayon, nag-school na siya. Diyan you know, sa, homeschool sila eh. Diba? Pero yun, before. Last year. Ako lang nga nag... teach sa kanya kasi hindi ko siya na-enroll. Nakalimutan. Diba? Kakaloka. Actually, pwede naman hindi sabihin. Pero 5 pa lang naman, diba? 5 pa lang. So, preschool. Wala pa. Kaya tinuturuan ko na lang siya. Kasi parang... 5 pa lang kasi naman. Kasi kita school, sabi nga nung mga ano, nung isang... nung brother-in-law ko, baka naman papasukin mo yun sa school tapos mas marunong pa siya sa teacher niya. Excuse me, teacher, madam, you're wrong. Gaganon niya yung teacher niya, no? Ang sungit pa naman ito. Pag tama, ang tama. Talagang ko sabihin na mali ka. Talaga. Kaya natutok ako pag pinasok siya ng school eh. Baka mang-away ng teacher. Ayun. Sa akin nga lang eh. Lagi na, pag mali ako, sinasabi niya sa akin. But you're wrong. You know you're wrong, di ba? Sasabihin pa niya sa akin. Galing ano. Pero okay naman siya ngayon, nag-aaral siya. Ako nagtuturo sa kanya. Magaling mo siya magbasa. Nag-aano na siya. Yung sa math, yung plus, minus. Okay. Masipag siya mag-aral. Ay, nice naman at least. Ano, yun, importante yun. Pero 5, di ba yung... Ano bang... So, preschool ba yun? Pagka... Mabilis parang ha? Single. Para nakakapagbasa na siya kung 5. Oo, nakakabasa na siya. Mabilis yun. Oo. May hindi ba siya sa mga games? Mga games? Mahilig din siya? Ano? Yung sa iPad niya, may mga games siya na... Ewan ko kung ano yung mga games niya. Hinahayaan ko na lang siya. So yun. Mabalik ko lang dun sa ano, dun sa weekends na ginagawa niyo sa England. Siyempre, 'di ba, hindi kayo nagba-bar, hindi kayo gumigimik or hindi bihira lang. Ano yung typical oy, kunwari, ito yung weekend na hindi kayo magba-bar. Ano yung gagawin niyo Saturday, Sunday or yung weekend na yun? Usually, pina-plan ko na 'yan. Pag wala akong gimmick ng weekend, nag-work ako. Nag-extra ako ng work. Tapos, pag alam ko may gimmick, ano, syempre, ano, nag-work na ako ng mas marami para mas marami akong magagastos. Yun. Maganda doon. Para, iba. Dito, hindi. Dito sa Pilipinas. Uy, Thursday. Boss, Friday, absent ako ha. Kasi may ano ko eh. Maglo-long weekend. Gumawa ng sariling long weekend. Ayan na, agawan na ng Friday yan. Ano pa yun? Sige, go. Bawal mag-absent pag alam nila na nag-night out ka, hindi ka pwedeng mag-absent. Kasi ibig sabihin, kaya ka nag-absent dahil may hangover ka. Iyon. Isa lang ang rason, no? Oh. Isa lang ang rason. Nag-inom ka, no? Lasing ka. May amats pa.
So, di pa nga ako nakauwi. Uuwi pa lang kami. Diyan sa ano, di ba siyempre nung dumating ka dyan sa Lancashire, before ka pa nakapag-America, ano bang magagandang places dyan sa England na nalibot mo na? Lake District. Lake District? Kung baga ba sa ano dito sa England, ang pinaka-favorite na place ko is yung Lake District. Mm-hmm. So ano meron? Ano meron sa... Kasi pag mahilig ka mag-walk at saka mahilig ka sa nature, doon siya, maganda kasi siya. Kasi parang lahat ng parts niya, parang pang Instagram. Instagram. At saka kasi nakaka-relax siya eh. Yung parang... malaking park? Para siyang malaking-malaking park? Para siyang malaking park na marami siyang lake at saka meron siyang mga mountains. Mm-hmm. Na pwede ka mag-hike. Mm-hmm. Okay. May mga falls, may mga caves. Mm. Ganda siya. So pero, outdoor, mahilig ka sa mga outdoor activities? Oo. Mm-hmm. Mahilig din ako mag-shopping. So ano mas paborito mo sa dalawa? Parang ano lang, pareho lang. Kamusta ang cost ng shopping dyan? Sa ano? Depende. Ang maganda ka rin sa kanila pag sinabi mong sale talaga. So usually kami, nag-iintay kami talaga pag sale na. Oo, kasi parang iisipin mo eh, magbabayad ka ng ganito kalaking halaga. Tapos ibebenta lang naman nila pag nag-sale ng ganito ng halaga. Mm. So usually pag nag-shopping ako, pag yung tipong papalapit na yung sale. Tuwing kailan ba yung sale na yan para sa mga ibang nanonood na... Marami kasi silang sale lagi eh. Yun usually yung mga Blue Cross sale na tinatawag nila dito. Blue Cross parang sale. Every month meron sila nun eh. Mm. Parang every month mag-iintay ka lang biglang may magsa-sale. Pero so, usually yung mga big sales kapag December 26, tawag nila doon Boxing Day. Boxing Day? Paano boxing? Anong ibig sabihin ng Boxing Day? Yung parang mag-o-open ka ng mga presents. Ah, okay. Akala ko yung... Suntuhan kayo sa mall kasi nag-aagawan. Akin yan. Hindi, kala ko may match. Kala ko may laban or parang merong every year may match na. Kala ko ganun. Parang mag-open ng mga boxes ng presents. Okay. Kasi diba well, after Christmas? The day after Christmas. Well, dito rin naman sa Pilipinas, nauuso na yung monthly sales eh. Oo. Diba lalo sa mga online shops pag... Yung mga shashopee. Oh, endorsement yan. Ay, sorry. Hindi, joke lang. Walang problema. Okay. So, sa England, ano bang parang culture na medyo nanibago ka nung dumating ka doon? Kasi medyo sa atin, kasi Americanized ang Philippines. Oo. Nung dumating ka doon, may iba pa? Yung makikita mo sa kanila kasi, although sa atin lagi naman, karamihan din na lately ha, napansin ko na yung parang they always look forward sa weekend. Kasi parang yun yung time na pwede silang maglagalag. Mm. Eh ako kasi parang sa akin ang weekend, wala lang. O ngayon, kung weekend, tipong ganun lang. Unless meron ako kakad. Pero parang kasi sa kanila, lahat sila masyadong excited pag weekend na. At saka yung opening ng mga malls, lalo na pag hindi kalakihan yung city, yun yung parang unang ano namin na, ha? Paano tayo mamamalengke? Eh sarado na. Hindi po yun yung unang adjustment mo. Parang, ba't ka magsasara na kagad? Hindi pa kami nagpapamalengke. Yung mga tipong ganon. Saka yung... Yung sa food nga, yun sa food, yung rice, yun yung unang adjustment talaga. Mm. Kasi hindi yun yung pinaka-staple food nila. Pero later ano on, More on potatoes, fish and chips, mga ganun sila. Oo, potatoes, yung mga chips, tsaka bread, mashed potato, tipong ganun. Eh sa atin lagi may rice, diba? Parang kahit wala nga ulam eh. Oo. Hindi, parang ang mahal kasi ng rice, parang isipin mo,
mahal naman. Diba? Pero later on, nakakapag-adjust ka na rin doon sa budget mo. Parang nare-realize mo rin. Oo, okay. Pwede. Ibig sabihin, sa ilang years na yon na nag-switch na rin kayo, hindi na kayo nag-rice, potato, mashed potato na yung... Hindi rin. Nagkanin pa rin ka talaga. Nagkanin pa rin. Hindi talaga mawawala. Mm. Oo. Parang ang hirap naman siguro talaga alisin. Oo. Parang hirap alisin. Parang hindi pwedeng hindi ka mag-rice talaga sa isang araw. Parang pag hindi ka nag-rice sa isang araw, parang mahihimatay. Parang feeling ko mahihimatay ako pag hindi ako nag-rice sa isang Pero parehas lang ata yun, yung rice at saka yung potato. Parehas lang ata. Parehas in parts, oo. Kaya lang, iba pa rin yung rice kasi mas mataas ang sugar ng rice kesa sa rice. Kaya mas addictive ang rice kesa sa potato. Yes. That's true. Hindi ko lang nalaman yun, no? Mas mataas ang sugar niya. Kaya nung, kasi nung nagbuntis ako dun sa anak ko, meron akong gestational diabetes. Yung, oo. Kasi ang unang-unang binawal sa akin ng doktor ko, rice. Kasi tinanong niya sa akin, anong madalas mong kainin? Sabi ko, rice. Sabi niya, kaya pala mataas ang sugar mo. Sabi niya sa akin, kailangan ilimit mo yung intake mo ng rice kasi yun ang nagpapataas ng sugar. Talaga, rice? Ngayon ko lang na ano. Well, pwede naman mag-brown rice. Para mas mababa brown rice. Mas mahal na yun. Oo, mas mahal siya. Ano naman pinagkaiba? Wala nang sugar yun. Literal lang. ang brown rice literal parang tinanggal lang yung balat tapos inano na. Yun na yun. Yung white kasi rice kasi process yun eh. Process yan eh. Nilinis, nilagyan ng additives, nilagyan ng ano, starch para magkaroon ng ganung ano. So pag diabetes ka pala kailangan aside sa mga desserts, less. Sa mga soft drinks, pati rice tinatanggal din sa diet. Less. Kamote. Kamote is the best. Mas mura sa potato, kamote. Yes, kamote is the best. So, maano lang yun. Mahangin ka lang, pero okay lang. Healthy naman. Okay, yun. Pero parang minsan magandang itry eh, no? Mag-potato ka naman. Para ma-less naman yung sugar intake mo. Kahit pa paano siguro. Parang ano lang yung naka-steam lang palagi na tomato. Oo. Or mashed potato. In-steam mo, tapos imamash na siguro. Paano kaya? O kaya mashed potato. Oo. O kaya oven-bake na chips. Ay, may nag-comment sa atin. Yun, Von. Pakireed nga. Si Sir Eddie Andaya, watching home, go ahead, strong women. Salute you, buhay abroad. Yes, okay, thank you po, sir. Thank you, sir. And also, Maria Beatrice Brancard. Tell them of the wonders in Plangi. Friend ko yan sa UK. Yun. Marami pong salamat. Thank you for watching. So ano yang wonders in Plangi? Ano yan? Kasi ay yung place na Labi nga. Ano na? Hindi na bumitaw. Na, mami, mag-sleep na tayo, chat mami. Kinikis. Oo. Parang ayoko ng alamin kung bakit niya ako kinikis. May nagawa yata. Ano, ah? May nagawa. Ah, okay. Okay. Parang may nagawa. Ayan. Si Plangi naman, ano pang meron sa Wonders place in Plangi? Place kasi yan dun sa Preston na dating pinag-stayan ko din. Na dyan ko siya na-meet. Yung friend ko niya. Marami kaming mga ano dyan, mga gimmick. Pero sabi di ba yung medyo anong tawag doon? Yung delikado na lugar is sa Preston. Pero yung ano lang yun, may sa ibang part kasi may part may kasi street, ng Preston na may kalye na ano, okay. Meron mga part na mayayaman din ang mga nakatira. Labo-labo talaga. Posh. Posh. Posh people. Posh.
Excuse, pardon me. Mga rich kid. Ah, yun ba yung kaya posh pies ba yun? Posh pies. Yung mga rich kid. Yun yung mga posh. Wait, mabalik ko lang dun sa ano, dun sa kwento mo yung sa mga mall. Kasi di ba dito sa Pilipinas, palawakan ng mall dito eh. Oo. Medyo may height, medyo may 4 floors, may 5 floors, pero palawakan eh, di ba? So Japan naman pataasan yan. 8, 10, 12 floors, depende yan sa mall kung kano ano. Meron din silang mga shopping malls naman na ganun rin, 3 floors lang. Sa England. Sa England, ano itsura ng mga malls nila doon? Hindi, parang hindi siya ganun kalalaki. Depende sa city. Pag, kasi sa London, maraming malalaking malls. At saka yung mga tipong mga high-end malls. Luxury, na, luxury mall na siya. Okay. Ganun. Okay. Yung mga tipong designer na mga Louis Vuitton. Pero hanggang five din yun, kahit sa London. Different. Sa London, medyo mahaba-haba ang time. Okay. Pero pag yung mga small city lang, hindi. Kasi ano, may ganun rin sila, may food court sa baba, tapos may ganun levels. Cinema. Hindi eh. Parang stores iba. Talaga lang. Hindi, may mga restaurants din, pero iba yung ano nila, iba yung malls nila sa atin. Iba yung layout nila. Oo. Iba yung building ng cinema, iba yung building ng restaurants, parang ganun ba? Okay. Ni Manila doon. Parang hindi siya nakasama doon sa... Kasi sa atin, iba pag katulad na lang yung SM, nasa loob ng SM yung... All in one na. Nandun na lahat. Nakahiwala yung cinema. Oh, kasi ang style ng malls dito, hindi ka napapalabasin. Oo. Pag pumasok ka... Sa Philippines. Tapos sumakit na yung paa mo. Ang laki naman dito. Hindi ka man nakakarating doon. Lalo na pag naghahanap pa na kayo, asa ka ba? Ang mahirap dito, ang mahirap pa naman dito. Cinema A, Cinema B, Cinema C. Saan tapos ano? Tapos bilang, ay, nakalimutan ko bilhin yung ano. Saan pa yun? Nandun, sa kabilang dulo. Pero alam mo, masaya naman yung sa Philippines yung mga mall. Talagang, nandun na lahat. Kumbaga, lalo na sa mga... galing ka ng abroad, babalik ka ng Philippines. Yung mas convenient. Mas convenient. Tapos kung gusto mo lahat kainin or tikman lahat ng food. Oo. Kumbaga, andun doon nakakainin mo na lahat yun. One-stop shop talaga. Diba? Mm. Usually... hindi ka magsasawa, 5 o'clock. Lalagpas ka pa ng 5 o'clock, diba? Minsan nga, madaling araw na nandun pa, diba? Paglabas mo pa ng mall, minsan may mga iba pa mga restaurants pa na iba pa yun. Yun lang ang maganda talaga sa Philippines na hindi mo makikita sa ano dito sa dito sa Japan kasi yun ang nakaka-miss kasi yung mga ganong klaseng na food, mga establishments kasi yung para sa bata sa Pinas ang dami mong pwedeng ano eh yung activities. Mag-enjoy yung bata o kaya nga susungit ng mga magulang pag nasa mall eh. Kasi sobrang dami pwedeng gawin, sobrang dami pwedeng bilhin. Hindi, dito ka. No. No. Yung bata. No. Meron yung mga bubble na gano'n, tapos pwede sila maglaro. Yung mga playgrounds. May mga gano'n sila makapakulo sa loob ng mall. So. Iwan mo muna, tapos ikot na muna kayo mag-asawa, di ba? Manonood kayo yung movie. Ha? Ano na? Kailangan meron, di ba? May guardian. May guardian, oo. Depende siguro sa age. Depende sa age. Kasi sa Japan, meron eh. Pagka certain age ka na, pwede mo siyang iwan doon. Mm. Tapos yun na, nag-iikot na yung mga magulang. Tapos usually, binabalikan na lang nila. Mm. Pagkataas na nila mag-shopping. Bubulungan mo na lang, no? Huwag kang kakaya, tsaka isu-isu mo, ha? Pero at least, di ba, yun ang mga nakakamiss talaga sa Philippines. Pero lahat naman tayo pagka umuwi, yan ang, lalo na yung mga pagkain. Ikaw, yung unang bumalik ka, matagal ka ba bago naka-uwi? Simula na nagpunta ka ng England? Hindi, parang ano ako eh, every year, tapos naging every other year. So ano lang din naman. Malayo ba, usually in travel? Usually, ilang hours ba ang travel? Super. Mga 18 hours.
Yow! Dalawang shift. Malayo din pala. Parang, kunyari, magta-travel ka from UK to Dubai, 8 hours na yon. Tapos mag-stop over ka, siguro ng mga, ako kasi usually 1 to 2 hours lang ako ng stop over, enough na sa akin yun eh. Kasi parang gusto-gusto ko na talaga makarating. So after that, 8 hours ulit. From Dubai to Philippines. Okay, at least may layover. May stretching. Please, ano, masaya yung ano. May Norikai. Ano pa? Ano pala? Norikai is Japanese, ibig sabihin ng transfer or ano. Or connecting. Connecting. Ayan, ako, nakano, bilis ng oras. So, 1 hour 20 minutes na tayo. Diba? Kinakabaka pa kanina. Di ba? Parang wala lang itong kwentuhan natin. Oh, maraming salamat sa oras. Yes. Maraming salamat. Thank you. Ano ba bang mga ano natin bago tayo mag-finale? Ano bang pwede mo maging tips sa mga... Well, siguro in the future, pag may mga gusto mag-travel sa England, ano ba usually mga dapat nilang pinupuntahan or dapat... You must do pag nandun ka sa England usually. Ang unang-unang gusto kasing puntahan pag nagpunta ng England is London. Which is parang big city rin na Manila. Pero mas posh nga lang. Mamahalin yung mga ano doon. Yung pero normal, mag- para sa normal. Maganda, yung Big Ben, di ba? Maraming kasi maganda puntahan eh. Oo, yung Big Ben, yung London Eye, yung Westminster Abbey. Marami ka kasi, marami rin kasi siyang attractions na pwede mong puntahan. Pero aside from London, kasi marami ka pwedeng puntahan, depende kung ano yung gusto mong, kung ano yung trip mo. Mga nature, mga ganyan. Tsaka marami rin kasi siya mga villages na yung parang makikita mo lang sa pelikula. Na parang, yung mga sinauna nilang bahay, mga castle, yung mga ganyan. Yun maganda makita, no? Tsaka yung maganda kasi mag-explore outside London as well. Kasi marami kang pwedeng puntahan din naman sa England na hindi lang sa London. Pero usually, first destination, pag sinabi mong England, London kagad. Which is, pwede ka rin naman pumunta ng Edinburgh, which is part naman siya ng Scotland. Pero, parang ano rin siya eh, London. Mas gusto ko kasi ang Edinburgh kaysa sa London. Ewan ko kung bakit. Pero, mas gusto ko kasi siya para mas chill kasi yung atmosphere niya kaysa sa London. Kasi parang ang London masyadong busy. Crowded. Oo. Eh kasi ang Edinburgh, tsaka kasi sa Edinburgh, magaganda kasi yung mga buildings nila. Parang, yung parang vintage. Makaluma. Oo. Magaganda kasi yung mga, architectures. Ito pala, yung weather pala doon, kamusta? Kasi parang syempre sa films or sa TVs or sa mga nakikita mong stories nila, parang it's always gloomy or palaging umuambon. Talagang ganun talaga. Madilim, maulan, malamig. Oo. Yan yung pinaka nakakalungkot na season sa England, which is winter. Kasi parang usually, kunyari, nag-work ka ng nights. Parang pagpasok mo, madilim. Pag-uwi mo ng umaga, madilim pa rin. Madilim kasi pa rin. Haba yung oras nung gabi. Oo. Kasi parang 3 o'clock pa lang ng hapon. Dumalubog na yung araw. Wala, madilim na. Tapos, pag-gising mo ng mga tipong 7 o'clock, 8 o'clock, mga 10 o'clock, doon pa lang siya sisikat yung araw. So parang masyadong mahaba yung gabi. Tapos, ang ulan pa, ang lamig, di ba? Nakakalungkot. Nakakaasa. Para sa Pilipinong nasanay na puro araw, no? Hindi, oo, puro parang araw. Best friend mo dito, araw. Pawisin mo. Best friend mo dito, lagkit. Yun yung una naming ano. Tsaka kasi minsan ang weather kasi ng England, unpredictable. Kasi naaalala ko, natatawa nga kayo yung mga kasama ko dati. Kasi nung unang dating namin, syempre hindi ka pa adjusted sa weather, di ba? So, nagpunta sa park. Nung
paglabas kasi namin, malamig siya. So ako naman si tanga, naka-jacket. Yung tipong naka-hoodie. Pero wala akong sa loob. Biglang umaraw, di ba? Tapos hindi mo na maalis. Wala kang magawa. Jacket mo, di ba? So, ganun ka unpredictable yung weather niya. Yung parang hindi mo alam kung magja-jacket ka ba o magsasando ka. So, sabi nga namin, pag nasa England ka, kailangan nakadress ka for 4 seasons. Parang sinasabi nila paraging kailangan may dala ka daw umbrella. Oo. Kasi hindi mo malalaman kung ulan siya. Parang ano na sa ano nila yun, di ba? Usually mga suit pa sa umbrella. Usually parang... Sa bag nila na. Palagi may... no. Kasi maulan siya talaga. Ulan lang, hindi naman yung bagyo, hindi naman typhoon na, hindi naman hindi bagyo. Hindi siya typhoon, talaga normal lang siya na parang umuulan siya araw-araw. Kasi kung mapapansin niyo talagang... Parang dinidilig lang ng ganun. Madalas meron talagang, narinig yung parang kailangan may umbrella ka palagi. Doon Kasi maulan. Pero yung... Lalo pag winter. Sa TV naman, yung weather forecast, accurate naman siya. Well, sabi niyo kasi pabago-bago yung weather, so... Oo. Do you look at the ano naman? Kasi minsan bigla na lang magbabago eh. Yung tipong sasabihin ka, sunny, tapos bigla na lang magugulat ka, bigla na lang umuulan. Tapos bigla mag-hailstorm. Yung, tindi naman ang chase yung maaraw sa mag-hailstorm. So, hindi mo alam ano dadali mo. Teka lang, magja-jacket pa ako, magsasadyo pa ako. Dala ka maleta, no? Araw-araw may maleta ka. Parang palit ako. Parang bag. Oo. Kasi siguro mahirap din pala, no? Mahirap mahal din yung mga ano, mahal ng mga damit diyan kasi yung mga diyan parang ano na, yung hydrophobic na at least kahit pa paano pag umambon hindi mo na kailangan magpayong, 'di ba? Oo. Tapos pag mainit, medyo okay naman yung ano, comfortable. Mm. Mahirap din pala, no? Oo. Para sa mga ilang taon mo rin dinala 'yon, ate, yung bag. Parang nasanay na kami. ready na palagi. Normal na. Oo. Noong una kami natin dito, parang adjust, nag-adjust kami ulit kasi parang feeling ko nagme-melt ako pag ano eh, nalabas ako. Mainit naman. Mainit naman. Oo, sobrang init. Dito, pag, actually ganun rin sa Japan, pag summer, ano na lang, apoy na lang. 30 degrees. Apoy na lang po lang, impyerno na. Hindi mo diba? Okay pa dyan sa Pilipinas kasi mainit pero may hangin. Dito hindi lahat, mainit. Hindi lahat. Pero sinasabi naman parang maano daw. Yung mahalikabok. Dito parang kahit mainit, hindi ka naman malagkit. Parang hindi ba ano? Yung hindi malagkit. Hindi oily. Parang walang buhang. Yung anong tawag na? Yung dumi. Halikabok. Hindi naman daw maano. Depende naman siguro kung nasa lupa-lupa ka naman, madudumihan at madudumihan ka pa rin. Hindi, tinanong ko yun sa weather kasi di ba dito sa Japan, usually kasi ang mga tao, in the morning, bago sila pumapasok, bubuksan nila yung TV to check the weather. Kung magdadala ba ako umbrella, ano bang dadalin ko? Kasi hindi naman siya 100% accurate, pero... most of the time tumatama. Kaya nilang sapulin ng 30 minutes. So sabihin nila 7 o'clock to 7:30 may ulan diyan. Talagang ulan within that 30 minute times pa. Oo, galing. Dalawa kasi dito. Dalawa sa gabi, pwede ka manood ng news para alam mo na 'yung weather kinabukasan. Pero tumatama naman siya. Tumatama naman, meron din weeks din eh. So meron naman mga tao sa umaga. So ako nag-a-alarm ako, alarm ko yung TV. Pagbukas ng TV, yung news na yun eh. So makikita mo na kung uulan ba o ano. Tama naman. So yun yung mga ano mo kung tsaka kung maglalabas ba kayo sa weekend, magpaplano ba kayo ng pupunta kayo sa ganitong makikita lugar, outdoor. Sasabihin mo, ay, hindi pala tayo pwede lumabas kasi uulan sa weekend, sa Saturday. Pero Tuesday pa lang yun, yung mga ganon. So, kakancel mo na yung mga lakad, yung mga ganon. Mga lakad. At least nakakaplano, di ba? Sa England. May ginawala. Pag silip mo, uy, maaraw.
bihis ka na. Paglabas pagbukas mo ng pintuan, pumabag yun na. Hindi ganun talaga? Literal? Literal siya na ganun talaga? Hindi naman. Parang yung ano, a few hours, magugulat ka. Biglang kasi ulan. Sa forecast, maaraw. Tapos magugulat ka, maya-maya, umuulan na. Or, minsan, biglang nag-hailstorm. Parang isipin mo, saan galing yun? Sabi mo, maaraw. Oh. Ah, kaya siguro sa mga movies, ano, pagka England, parating may bit-bit na payong talaga. Kasama sa, ano nila yun? Staple na sa, ano oh. Yun ang pinakable na weather nila. Laging rain. Yun. So, para sa mga susunod, pag nag-open na yung travel, talagay palagi ng umbrella, jacket, sando, fan, towel. Lagay mo lahat sa bag mo. Towel, sunblock. Lahat na, para prepared kayo. Ito, nakapayong, nakapayong pero naglalagay ng sunblock, no? Gusto ko makakita ng ano? Gusto ko makakita ng kakaibang payong gawa sa England. Malamang marami silang magagandang klaseng payong. No? Yung business, yung business style, yung pang ano, pang businessman, yung itim tapos maganda yung hawakan. Gusto ko makita ng ganun. Insa ano, parang isang movie na ano. Diba may movie na well, iba na ang ano yan. May mga may mga bala pa yun eh. May bala tapos nag-iiwan. Medyo iba. May mga chain. Ito lang, sige. Ito lang. Last. Sa Japan, naman, may payong sila na see-through. See-through talaga. Pag binuksan mo ganyan, kita mo. Hindi dahil... Lang, kala mo, plastic na. Ano plastic lang. Parang trapal lang siya na see-through. Para... Ano? Uy, you know. Jumping. yung see-through na... Yung see-through na yun, para pag nagbabike sila, pwede mo itapat ng ganun sa ulan. Tapos kita mo pa rin yung kalye. Ah, yung isang part lang may... Hindi, kahit yung buong see-through eh. Chambo. Yun naman yung point, yun naman yung point nun eh. Para pag nagbabike ka, pag malakas yung ulan, itututok mo lang ngayon, gagawin mo siyang windshield. Ay, bawal ha. Bawal yung nakapayong na nagbabike ha. Bawal na ngayon. Dati, inabot. Dati, pwede pa eh. Ang sinasabi ko kasi is yung payong ng mga bata. Usually may design. Tapos isang part lang na white. So pag nakapayong sila, yung mga bata, nakikita nila na gano'n. Well, yun yung ano. Kanina may payong dito sa paa ko eh. Yung sinasabi mo na gano'n, meron dito kanina sa paa. Kinuha na. Ano lang ako, sa napaisip lang ako doon sa payong na yun. Kasi siyempre, sabi mo nga na nag-uulan bigla o biglang ganyan. So malamang, meron silang mga, ano na, isa sa mga gawang payong nila, di ba? Ayun lang. At saka parang normal sa kanila din yung nakabota. Bota. Talaga? Natin kasi di ba parang ano, pag may bahalang tsaka ka magbobota. Dito hindi parang ano nga eh, minsan passion pa yung dito eh. Hindi maganda. Hindi kasi presko. Kasi malamig eh. Kahit summer? Hindi. Minsan pag yung super ulan, yung tipong mga... I mean pagka ano lang talaga pag yung medyo ano yung weather. Oo. Okay. Yung parang sa isang linggo talagang uulan at uulan lang. Parang normal mo sila makikita. Pag boots week ka na naman. Boots week. Oh, I gets. Pagkitahan pa ng bota. Yeah. Oh. So, para sa mga ano, ready lang kayo sa weather. Dala kayong bota, magdala kayong payong. Payong. Sunblock. Sunblock. Oh. Di iba rin siguro bota nila. May mga iba, may fashion na eh, sabi, di ba? So may mga soles branded na. Branded yan, may branded LB. Yan. LB. Yung pang mga normal lang. Pang normal lang. Ibang klase na yung mga ganun. LB, long boots. long boots. Oh. Ito yun yung mga long boots. Ayan. Any ano last questions from Rebon and Yuji? No, I'm good. So, ikaw good. Ikaw na. Nag-tip sa tayo, no? Oo nga. Yes. So, sige. So final ito, palagi kami meron kaming last question para sa guests pag magtatapos ng episode. Sa in 10 years, saan mo makikita yung sarili mo? Yun yung question palagi namin. Dito na, sa Pilipinas siguro. Okay. In 10 years, after 10 years.
Or from now? 10 years. Ah, okay. Mm, okay. Always yun. Sabi ko naman, pag ano eh, pag magre-retire ako, sa Pilipinas pa rin. Tapos ano eh, may balak kayo magtayo ng business or ng ano? Anong klaseng business? Mas supportahan din yung sarili, di ba? Anong so, business? So, pati si... Go. Anong planan yung business? Para, kasi malay mo, tuloy-tuloy pa yung podcast namin o pwede ka maging guest na ano namin, business and hobbies. Kasi magaling sa business eh. Ah, sige. Pero matagal mo na ang plan yan, yung nagtatrabaho ka, na talagang pag nag-retire ako sa Pilipinas talaga. Sa Pilipinas, oo. Ever since. Kahit magkaroon, nung, kahit na nagkaanak ka, talagang iuwi mo talaga siya sa Philippines. Oo. Okay. Or kung gusto niya mag-stay doon, ako, uuwi pa rin ako ng Philippines. Ah, okay. Ah, tanong ko lang, yung ano mo ba is resident? Or are you a citizen? Are you, citizen. Ano ba? Ah, okay. Dalawa. Ako kasi dual, siya ano lang siya, British. Nilalang lang ang British eh. No? British lang siya eh. Ay, mali. Wala tayong magawa eh. Wala tayong nagawa. Sorry. Wala, British lang to eh. Kanako, wala. British lang yan ako eh. Mali. Diba? Kasi sa'yo normal na yun eh. It's a normal part of life sa inyo. Sa amin. And what's up, British? Astig. British ka lang, Pilipino ka. May tipo ka nun eh. Pero at least pwede rin dual. I mean, pwede ka mag-dual citizen. Which is, at least, pwede yun. So yung passport mo is iba na din. Hindi yun. May British passport tsaka Filipino passport. Okay. So pagka ganun ba, pag dual, I mean, siyempre may Philippine ka, may British passport. So, pagka pumunta ka na ibang bansa, like America, wala ka ng visa? Pag ginamit mo yung British passport, hindi mo na kailangan ng visa. So, paano gumaga? Oh, sige. Okay, sige. Hindi, nagulo lang ako kasi. Sabi mo, paano ina? Hindi, kasi naka-dual kasi siya. So, either way, pwede mong gamitin kahit. Siyempre, papakita mo yung malakas na papakita passport. Papakita mo yung dalawa, di ba? Hindi, papakita mo yung malakas. Papakita mo. British, ito, British lang. Yeah. British diba? Lang to. British. Yung pong ganon. Sa mo gusto pumunta, yun kahit yun. Saan. Kasi British ako eh. Yan ang magandang advantage to. Diba? Ang Pilipinas passport, kung saan lang po pwede. Kung saan lang nagtatanggap nito. Grabe siya oh. Hindi pero ano ah, isipin mo na, madali naman, compare mo before, madali na naman tumravel yun. Diba? Oo, compared before. Malaking binago. Oo. Lalo na ngayon, ang dali nang umikot. Kahit sabi mong Philippine, ano ka lang, trabaho ka lang. Ipon ka lang. Mura na lang, oo. Diba? Makaka-travel ka rin kahit sa... Pag nga lang, ano, yung COVID. Visa, ano lang, medyo after COVID. Set aside lang yung COVID, yung pandemic. Pero after siguro, talagang makaka-travel at makaka-travel na. Sa tingin ko yan na magiging talagang boom pagka naging ano na. Yan oo, kasi na-miss ng tao na lumabas. True. Lalaki na naman, ano, booming na naman ang airline industry niyan pag ano. Labasan mga hotel, mga hotel events. Ako, it's a dream come true pag bumalik ulit sa normal. For everybody. I mean, dami naghihirap ngayon dahil dyan, everybody's waiting for that day to come back. Ayun. And with that, let us end this episode 23. Thank you so much, madam, sa oras at sa mga kwento. Yes, marami kami natutunan sa Lancashire, England. Lancashire, England. Where the weather is surprising. Yan, tama yan. Okay. Bye! Ayan, thank you. Sabay-sabay na tayo mag-drop. I'm Carlo. Yes. And I'm Ravon. And I'm UZ. Thank you for watching and I hope you enjoy our podcast. Please like and follow our page. And if you want to watch our previous episodes, go to our YouTube channel.
Marami pong salamat. This is Threesome Podcast signing off. Peace.